Hello guys, have a good day. Welcome to Galapon JB Vlog. Panoorin niyo po kung bakit maingay itong kadena niya, itong Hyundai XRM 145. Maingay daw yung kadena niya guys, kaya panoorin niyo po kung ano ang gagawin ko guys. Okay? Anong gagawin? Tingnan dito. Buksan ito. Size 8 ito guys. Oh, tatanggalin na guys. Okay. Kaya siya maingay guys kasi tuyong-tuyo siya. Walang langis, tingnan niyo. Sabi ng may-ari guys, maingay. Oh. Kaya maingay guys. Tuyo. Tingnan nyo yung kanya, puro gasgas na. Bakal na yung mga napupudpud. Yan o. Kung nakikita nyo guys, crystal, nagkri-crystal na. Yan. Nagagasgas na yung kadena niya sa ka-sprocket. Naggagasgasan sa sobrang tuyo. Lilinisan, yan o, sobrang dumi. Oh. Oh. Daming buhangin guys, so lilinisan natin ito. Para malinis ng maayos guys, baklasin ko yung kadena. Kailangan tanggalin ito. So, kailangan natin tanggalin yung lock nyo guys. Kasi may lock ito. Okay. Okay. Tingnan nyo ngayong kanya guys, yung kadena nyo. Pakitang-pakita na yung bakal niya sa sobrang tuyo. Ito, lilinisan natin to. Lagyan natin ng panglinis guys. Gasolina na lang naman ito. Yun. So ayun na siya guys, malinis na siya. Sunod na lilinisan natin yung kadena. Okay? Ito, tatanggalin ito. Okay.
ngayon. Sunod na linisan guys, kadena. Okay. Babaran ng gasolina. Yun. Magkabilaan. So, habang binababad guys, itong sprocket mo ng linisan. Okay. So, ayan guys, malinis na siya. Okay. Tsaka lang naman tumatagal yung mga gamit guys, lalo na yung mga kadena. Kung malinis siya, tapos naglalangis ka, siyempre yung nilalagay mo na langis sa kadena, bago din para maganda yung pag-flow ng kadena sa case bracket. Kasi pag madumi, madali ding makasgas kasi madumi na yung langis. Okay. So sunod na lilinisan, ito kadena. Yan. Paigutan guys. Pagkatapos na malinisan dito sa kabila, tapos baliktarin mo yung kadena. Oh, ngayon tapos na guys. Tapos na yung baliktarin ulit. Yan, sa kabila naman. Lagyan ulit. Eh, lagyan ulit ng gasolina. Tapos brasan ulit sa kabila. Ang kabilaan guys, balita rin. Yun guys, patapos na. Okay, tapos nang napunasan. Ngayon, pupunasan ng tela guys. Punasan ng tela. Para matanggal yung kanya buha-buhangin. So ayun guys, malinis na siya. Yan, ligaya ka din na kanina ng dumi-dumi. Oh. Okay. Sunod na linisan guys. Yung sprocket sa likod. Yan. Lagyan ng gasolina. Okay. Tapos brasan. Okay.
magkabilang guys na malinisan. Yan. Malinis na guys, punasan na ng kwan, tela. Okay, malinis na siya guys, okay na siya. So, ang gagawin natin, itong kadena niya lalagyan natin ng bago na langis. So lalagyan natin ng bagong langis guys. Yun. Okay. Lalagyan na natin. Unang ilalagay guys yung sprocket sa pangharapan. Tapos yung lock niya na malinis. Okay. Tapos yung mga thumbnail yun na malinis. Okay. Sunod guys yung kadena. Okay, mukhang bago na naman siya guys. Yung lock niya. Okay.
kailangan na itama ng maayos yung kan guys, yung lock niya, para hindi matanggal yung lock ng kadena. Okay. So, hopefully guys na nagustuhan nyo yung paglinis ko ng kadena at paglagay ko ng bagong ng langis. Ng maintenance kasi ng kadena. Malinis, tapos bagong langis lang po. Tingnan nyo, wala na siyang ingay. Okay. Timing na siya. Kailangan dito kasi malinis din yung pangloob niya. Okay. So, hopefully guys na nagustuhan nyo, ay pa-like na lang po dyan at pa-subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang po, hanggang soli. God bless at all.